let me just make a few comments. I think that the response that we have put together is satisfactory, that we were able to prepare and we were able to achieve so far yung sinasabi ng province that walang casualty. Patuloy natin. We will follow that principle in everything that we are doing. Baka makapagbigay tayo ng, I don't know what, livelihood or something, para meron naman silang ginagawa, meron naman silang pinagkikitaan. At lalo na yung mga bata. Isipin natin yung mga bata, what can we do with them? Maybe DepEd can help us, maybe the NGOs can help us. So that meron, active naman sila doon at hindi lang nag-aantay ng araw-araw na walang ginagawa. That is not a small issue. Which brings me to my next point. Wala tayong inano, anong gagawin ng mga evacuee kung tatlong buwan talaga silang kailangan maiwan doon sa evacuation center. At may note din dito na yung DepEd sinasabi kailangan na nilang gamitin yung eskwelahan nila. So what are we going to do? We have to think in the longer term. The other point that I wanted to bring up are the children. Kasi nung pumunta kami yung evacuation center, daming bata. Siguro may hindi naman pwedeng basta't walang ginagawa na naman yung mga bata. I was thinking now we can hold classes for them while they're evacuated. Magpatuloy, or kung hindi man lang, kahit na play school man lang or something. Para may ginagawa yung mga bata. Kasi kung hindi, kakasakit lang yan. Naka-standby lang sila, walang ginagawa. So, magpatulong tayo siguro sa mga NGO.